MG is making a name for themselves in the Philippines thanks to their crossover. Tama. Actually, last year, 2021, eh, nakapasok sila sa top 10 best-selling car brands. Mm-hmm. Number 8 sila. At ang best-seller nila, yung ZS. Alam mo ilan na nabenta? Ilan? 4,000 units. Tama ka dyan, senpai stan. Kaya naman di na nakapagtataka na MG wants to take advantage of this momentum by introducing another crossover in the lineup. Oo. Kaya ang titingnan natin ngayon ay ang mas malaki sa ZS. Itong bagong MG HS. Hindi high schooler, ha? Oh, high standard. High standard, oh, galing. High society. High society, pangmayaman. Oh. Yan. Wala akong maisip na HS. Pwede. Yan nga yung naiisip ko. I'm your host, Stanley Chiang, yung senpai ng turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, ang yung cambio boy next door. Okay, so simulan na natin. Yan. Itong pagtingin sa MG HS. Let's go! Feel kotse na. Sa harap, meron tayong Stardust Grill. LED headlights with snake-like DRL. Tapos pag inon mo yung turn signal, nagiging sequential yung lights niya. Sa fog light housing naman, na dito sa baba, medyo na sobra ng chrome trims. Pero overall, it has an aggressive but executive looking na itsura. So, buksan ko makina. Oh, sige. Para makita na natin ito. Makina. Pare, may technique to. Pong alam mo rin, ha? Pare, may technique to, pare. Sige, pakita na ba natin? Yeah, pakita mo na. Oh, ito yung technique na sinasabi ni Senpai. Isang pindutan lang. Di na nakapagod. Oo. Ang ganda ng technique, no? Oo, di ba? Ayos. Di ba? May hydraulic ano na siya, something. Mm. So, no, the MG HS is powered by a 1.5-liter turbo gasoline engine that delivers 167 horsepower and 250 Nm of torque. Tapos nakamated siya sa 7-speed dual clutch transmission. In terms of fuel economy naman, nakuha kami ng 9 kilometers per liter while driving within the city at an average speed of 20 kilometers per hour. Tapos sa open highway naman, we were able to get 15.6 kilometers per liter at an average speed of 90 kilometers per hour. Hey, paano ang technique pagsara? Ito, siyempre. Yan. Oh, simpleng-simple. Okay, let's go to the gilid. Yan! Sa gilid, 18-inch alloy wheels, disc brakes sa harap at likod, power folding side mirrors, at hindi lang basta power folding yan, heated side mirrors. Simple lang yung gilid natin. Maraming silver and chrome trims sa roof rail, sa may windows, sa door handles, tsaka dito sa ilalim. Manipis ang cladding. Tapos ito, hindi halata, pero may ano to, sunroof. Ah, tama, tama, senpai. So gusto mo, silipin natin yung likod. Siyempre. Alright, senpai, dito naman tayo sa likod. Ayan, o. Oh. Kung makikita nyo, it has this distinctive look sa likod, di ba? Tapos meron siyang LED taillights. Tapos integrated yan with sequential turn signals. Gaya nung sinabi mo sa harap, ganun din yung treatment nila dito sa turn signals sa likod. Meron din tong roof spoiler na integrated ng third brake light. Tapos pag tinignan mo sa taas, meron ding shark fin antenna para medyo sporty yung datingan. Then pag tingin mo sa baba, merong malaking faux na skid plate, no? Yun, yung silver accent na yun. Four skid plate yan. Pero yung dalawang exhaust niya, exhaust pipes niya, gumagana, functional. Huwag mo hawakan, senpai, baka mapasok ka. Oo nga, gumagana. Oo, mainit, medyo mainit. Okay, di ba? Yun, so overall, yung likod niya, it has this bulky appearance, di ba? Na sinalo niya yung itsura sa harap. Kaya pagkatinignan mo yung MG HS sa una, parang malaki. It's a large car when you look at it, kasi bulky nga. May ihirit ka, may inaantay ako. Mas malaki sa ZS. Ah, oo, oh, diba? Totoo. Kasi it's a jump higher sa segment. Tama ka dyan, senpai. Gusto mo, silipin natin yung cargo. Siyempre, kailangan. Okay, pakita natin. Oo, and ito lang, no, this HS Trophy has a power tailgate. Yan. Oo. Power tailgate! Lipat ako doon, di ba? Yan. You know, with the third row seats up, this MG HS has a cargo space of 473 liters.
Tapos pag tinupi mo yung second row na upuan, meron siyang more than 1,200 liters na space. So medyo maluwag na siya, considering the numbers, di ba? Pero sabi mo kanina, Senpai, medyo may kataasan yung loading height. Yes. Tsaka parang medyo nag-shrink ng konti yung cargo space because of yan. Yung hinahawakan ni Senpai, yung wheel wells. Ito. Medyo lumiit lang siya. But overall, okay din naman. Tapos, may surprise din to. Oo. Pagka pinihit natin to, Senpai. Yan, no? Meron ka pang extra luggage storage compartment. So, pwede ka maglagay ng t-shirt, di ba? O basang mga damit pagka nag-beach ka, mga ganyan. At may tinocover, sabi mo kanina. Yan, no? Yan. Para di kita sa labas, pag nakapark ka. Pero kung gusto mong mas malaki yung ano, yung mga malalagyan, natutupi yung upuan, tapos tatanggalin mo yung tunog. Yan, para walang abala, oo, no, Senpai? Diba? Yan, nadidetach naman yan. So, para mas maluwag, tama, Senpai, yung cargo space mo. So, ano, Senpai, pinutin ko ba yung power tailgate? Sige, ayan, pinutin mo na. Power tailgate. Parang na-miss mo yung power tailgate. O tara, loob tayo. Okay, tara, tara. Sige, harap ako, likod ka. I like it. The MGHS measures 4,574 millimeters long, 1,876 millimeters wide, 1,664 millimeters tall, at may wheelbase na 2,720 millimeters. Almost same size as the Ford Territory. Pareho pa silang 5-seater, only so spacious for both occupants and cargo. Dito sa loob, very upmarket, social ang datingan kasi leather seats. Very comfortable, maluwag ang headroom, legroom, and elbow room. Yun naman ang binibigay talaga ng crossover, yung space dito sa likod. As in, komportable, tapos etong sa gitna, usually pagka tatlo kayo umupo, di ba, yung sa gitna medyo mataas, tapos ano, hirap na hirap. Pero ito hindi, hindi ka mahirapan. Okay, bukod sa bottle holders sa magkabila, meron din itong aircon vents and USB ports, dalawa. Tapos ito ha, kung dalawa lang kayo nakaupo rito, may elbow rest dito. And social na cup holders at meron tayong extra storage dito. Okay? Yan. Meron tong sunroof na medyo manipis lang yung cover ng sunroof. Yun lang. Kasi pag trick na trick yung araw, eh talagang maliwanag pa rin. Pero overall, I really like it. And may mga chrome trims pa dito. Ayan. Na very ano siya, consistent from nakikita mo sa exterior kanina. Ayan. Okay. Etong lagayan rito, medyo kakaiba. Kasi hard plastics and leather ang combination dito sa loob. Ayos ah. Dami natin sinabi doon, Senpai ah. Tama ka naman doon. No? Dito naman sa harap, dito mo makikita yung bulk ng premium features nitong HS. Una na doon, yung 12.3 inch digital gauge cluster. Oh. Ang ganda ng image niya. Sobrang clear at crisp. Tapos nagpapalit din siya ng interface kapag ka nagpalit ka ng drive mode. Speaking of which, may apat tong drive mode. Eco, normal, sport, tsaka super sport. Hindi mo mamimiss out yun kasi nandito yan, pinipindot, parang NOS, Fast and Furious eh. Tapos meron din tong leather wrap na steering wheel with tilt and telescopic adjustment integrated with vehicle buttons na usual na nakikita natin sa mga bagong kotse ngayon. Meron din siyang paddle shifters, pati cruise control. Nandito yung cruise control mo, sa stem-like control. And then, yun nga, no, sabi ko, tilt and telescopic siya. Tapos yung steering wheel, meron pang red stitching, di ba? And all over the cabin yung red stitching. Para, yun, it adds that sporty or athletic appeal dun sa buong kotse ni HS. And then itong inuupuan ko, it is a power seat. Power seat adjustment to, six-way sa driver. Meron pang manual lumbar support. So, yan, no, bucket seat siya. So, medyo i-keep in place ka niya kapag ka nagmamaneho ka or wide turns. Tapos yung front passenger seat naman, power seat din yan. Four-way adjustment. So, di ba? Yun yung premium amenities. And then, pag dito, pagpunta mo sa gitna, andyan yung 10-inch infotainment touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto. Di ba? Malaking bagay yan ngayon kasi karamihan naman sa atin naka-smartphone na. Tsaka iba yung ginhawa na nabibigay sa'yo. Lalo na for us, yung CarPlay. Oo. Pwede ka mag-Waze, Spotify, sumagot ng message, tumawag, and whatnot. And then, pagbaba mo dito, andito may physical buttons pa rin to control yung touchscreen tsaka yung volume mo. Tapos, pagdating mo dito, ayan, meron siyang parang gray or silver na accent dito sa center console. And pwede mo pindutin yan kasi may nakatagong mga ano dyan. Andyan yung USB ports mo. Yan yung isa for CarPlay. Para malapit lang yung
takbo ng wire mo, hindi masyadong mahihirapan. Tapos pagdating mo dito, ito yung may glossy black trim uli na konti lang, which is what I like dito sa gear lever. Hindi siya masyado tamain ng kamay. So in that sense, mas matagal siyang magiging look pristine, less gas-gas. And then ito lang yung medyo weird kasi nandito yung ano, hazard light button. So nung una kong nahawa na drive yung MG, itong MGHS, medyo actually ako rin kanina. Oh, yun, 'di ba? Naghanap ako, saan ba yung hazard light? Nandito pala siya. Oo. Pero pag nasanay ka na, maganda rin eh kasi napaka-simple lang. Subtle lang yung gagalaw mo from the steering wheel. Pak, ganun lang. And then, meron din na tong electronic parking brake. Tsaka auto brake hold. Di ba? Meron ding hill descent control. Oh. Tapos, yun nga, for the power tailgate. So, maganda na naka-integrate lahat dito sa gitna yung mga essential vehicle buttons na kailangan mo on your everyday drives. And then, ito, meron pang patungan dito. Pwede kang patong ng cellphone or whatever pagka naka-carplay ka. And kung gusto mo naman ng extra storage, pwede mo yung slide to the back. Yan, oh. Cup holders and bottle holders ulit. Tapos meron pa ditong maliit na compartment for cards like EasyTrip, RFID, auto sweep. Ganyan. So, pwede mo i-close. Tinuturo ka, send tayo. Tama, ito. Yeah. Maganda rin, malambot. Soft leather ito eh. Yung sa center console, parang elbow rest mo. Eh, hindi masyado masakit sa iyong siko. Speaking of which, standby stand, no? Yun yung isa pang ma-appreciate mo dito sa front cabin layout ni MGHS. Kasi integrated siya with soft touch materials, with soft leather. Ayan, no? Tapos yung karamihan pa ng soft leather materials na yun, eh yun yung high touch points, kumbaga. Gaya dito, tatamaan ang siko mo, pati dito, tatamaan ang siko mo. Even this one, yung sa taas ng dashboard, soft leather siya. Yung hard plastics, medyo natago, nandito nakalagay sa lower part ng kanyang dashboard tsaka dito sa mga singit-singit ng door panel. So in that sense, natago ni MG yung paggamit niya ng hard plastics, which is good, di ba? Considering the price point of this vehicle. And then yun lang, no, senpai, sa likod, leather seats, di ba? Oo. Dito sa harap, leather bucket seats din. Dito sa harap, leather bucket seats. Pero hindi lang siya basta leather kasi may accent na suede. Para dagdag forma. Ayan, oh, sarap yung masimasin. Send ba? Oh, sarap yung masimasin. Ayan. Tsaka may trophy na stitching dyan. Para talagang ano. Alam mo na trophy. Pag sinabi trophy, top of the line. Oo, yan. Napaka-tindi, senpai. Diba? Tsaka ito pa, senpai, na-point out mo rin kanina. Meron tong turbine-like na ano, na air vents dito, di ba? Nakakapagdagdag ng sportiness. Eh, parang sports car, pare. Oo, yan. Sports car o na crossover, di ba? Ano? Dagdag ba? Ayan, storage compartment ulit. Buti na buksan mo, senpai. Tapos, yun, malamig siya dito. Yan, may vent siya in case na gusto mong keep cold yung inumin mo, like soft drinks or whatever. Tubig, lagay mo lang dyan. Lalamig pa din siya. Lagay natin dito. May hangin dito. Oo, may hangin yan. May hangin yan. Pagkaganan mo. Diba? So yun, diba, senpai? Dami nating sinabi. May isa pang feature to si MGHS. Napapalit-palitan mo yung ambient lighting nito. Ambient lighting. Lighting. Makukuryente tayo. Ambient lighting. So, pwede ka mamili. Ang daming colors actually. Blue, orange, red. Trip. Depende na kung anong trip mo. Other amenities of the MGHS include smart keyless entry, push start button, ambient lighting, center glove box with cooling, and remote trunk unlock. Pagdating naman sa safety features, the MGHS Trophy has 4 airbags, ABS with EBD, cornering brake control, electronic stability program, hill hold control, hill descent control, anti-roll protection, tire pressure monitoring, rear camera, rear sensors, blind spot information, rear cross traffic alert, at lane change assist. Okay, so we're now driving the MGHS Trophy. At ang una ko napansin, no, Stan, nung umupo ako dito sa driving seat when I got the car, is parang mas malaki siya than it is. It looks like a larger car. Gaya nung sabi natin sa exterior, di ba? Kasi bulky nga yung gilid niya. And then, pagdating naman sa power, it delivers adequate power. And then, yung isa pang maganda dito, yung kanyang throttle response. Kasi, it's good eh. Kasi, konting apak mo lang sa gas pedal or sa silinyador, dama mo agad na nagre-respond yung engine niya. However, kapag ka low gears, or pagka nag-aandar ka pa lang from standstill, medyo nadadama mo yung konting hint ng shift shock. Diba? Medyo may konti siyang jarring effect. And you can also feel that kapag ka nagda-drive ka ng sa inclined road or sa uphill road. Like sa mga parking spaces, yung rampa pataas, diba? Medyo kailangan mong timplahin ng maayos yung pag-apak mo sa gas pedal. Kasi yun nga, yung kanyang
gearing, eh nag-a-adjust pa yung kanyang gear ratio, nag-a-adjust. But it's not much of a problem kapag ka nasanay ka na. Kasi alam mo na kung ano yung tamang timpla na gagawin mo eh. Pero yun nga lang, no? Minsan kasi it takes a bit of your driving confidence. Medyo nababawasan ng onte. But then again, yun nga, pagka naalo mo dinadrive, pagka dinadrive mo, masasanay ka at mawawala na yung ganung feel. And then sa suspension, ito paano, Stan? Yung preno din ito. Boy. Nung una ko rin na-drive to, medyo kailangan mong i-familiarize yourself dun sa preno kasi masyado siyang, mabilis ako mag-up. Which is good, ah. Okay yun, Stan. Ah. Pero yun nga lang, kapag kaunang sakay mo, apak mo ng preno, medyo mapapasalubsog ka ng onte. So, lalo na pag may pasahero ka sa likod, di ba? Baka maapektuhan yung kanyang ride comfort. Mahirap nga, lalo na pagtulog ka na, di ba? Baka mapagalitan pa tayo. Gusto mong isingin, pwede. Pwede rin, oo. Oh. Itong aso, ayaw tumabi. Sorry po, excuse lang po. Yan. Tapos yung suspension niya, it leans on the soft side. No? To me, nasa soft side siya. Ang nabibigay nun sa'yo is that it absorbs impact well. Kumbaga, nabibigyan ka ng mas, ano eh, mas tame na ride. Yan. Di ba? Lalo na pagka malubak or sa mga gaya nito, yung humps. Kaya niyang i-absorb yung impacts within reason. Di ba? And yun nga, overall, magbibigay niya is comfortable drive and ride. Drive and ride, diba? Napansin ko lang din, no, medyo makapal yung kanyang A-pillars. Sa driver side, dito sa side ko, it's not much of a problem. Pero doon sa kabilang side, medyo may blind spot ka doon sa baba. Kasi nga, medyo may kapak, medyo thick yung kanyang A-pillars, diba? Tapos pagdating naman sa steering wheel, it has a light steering feel. Pero meron pa rin enough road feedback para, yun nga, better control pa din. And it gets firm once you start to gain speed. Di ba? Which is usual naman sa mga bagong modern cars ngayon. Para mas mabigyan ka niya ng better control over the vehicle, especially when you're driving on the open highway. Di ba? Mas mapipirmi mo siya sa lane mo, mas less of a hassle. And then, sabi mo, Senpai, di ba? Aircon. Oh. Tama ka dyan, Senpai. Ito lang yung nakita ko sa MGHS. Anyway. Ito yung isa sa mga napansin ko. Sana may physical knob or may physical button for the, kahit at least for the fan speed adjustment. Kasi ang nangyayari dito sa MGHS is that, lalo na pagka naka-Apple CarPlay ka, maraming steps for you to be able to adjust the fan speed. Eh. Una, pipindutin mo to, yung physical button dito, para mapuntahan mo yung home. From the Apple CarPlay, lalabas ka sa home screen, nitong touchscreen, daming screen. At saka mo pipindutin yung icon for the aircon adjustment. Yun, dun mo pa lang siya ma-adjust. And then pagkatapos mo sa adjustin, pipindutin mo ulit home button. Tapos pipindutin mo ulit yung button for the Apple CarPlay. So ang daming steps eh, di ba? Mas maganda sana kung may kahit yung fan speed na lang nilagyan dito ng additional button. In that way, mas madali at mas safe na rin sa'yo as a driver kapag ka mag-i-interchange ka ng interface. Dami kasing steps eh. Okay, well, yun ang katrabaho, yun ang katabi mo. Oo, oh, yun. Oh. Pag may kasama ka. Pag may kasama. Oh, pag, pero pag mag-isa ka lang, tsaga-tsaga na lang. Tama, tama. Iba kasi nagaganon eh. Habi ko ng kape. Kasi yung nagaganon. Totoo naman. Totoo naman, Senpai. Eh, ikaw, Senpai. Kamusta ka dyan? Ay, nako, pare. Oh. Ride comfort is very comfortable. NVH, hindi masyadong rinig yung mga ingay sa labas. Tapos hindi pa matagtag. Makakatulog talaga ako rito sa likod eh. Ang request ko na lang sana, may privacy shade dito sa gilid. Ah, okay. And yung sana talaga, mas makapal yung cover ng sunroof. Pero I appreciate the elbow rest na very saucy ang datingan talaga. Tapos may ilaw pa rito. Usually ito kasi ginagawang sabitan ng mga barong or ng mga damit, no? Oo. Tapos paggabi, malaking tulong itong ilaw. Oo nga. Yan. Lalo na pag may nalaglag kang barya. Yun. Eh, wala ka namang barya, Senpai. Hindi, may mga barya naman ako talaga. Tapos ano, syempre, yung mga lagayan rito, malaking tulong din. Overall, I really like it. Parang boss na boss ang dating ako rito sa likod. Ayos yan, yun. Senpai. Tapos alam mo, may nakalimutan na naman ako, Senpai. Ano yun, pare? Ito, no, hindi mo rin makakaila na mapansin itong super sport button dito, ay, di ba? Oo. Para siyang NOS eh, or Nitros eh. Pag nanonood ka Fast and Furious, medyo alam mo yung reference na yun. Na nakapagbibigay ng mas livelier driving characteristics when you engage that button. Kasi nakababad sa higher RPMs yung engine mo. And yun nga, tapos pwede mo panlaruin through the paddle shifters. You can play with the gears and all that. So, mas athletic yung drive. However, naghahanap lang ako ng added grunt pa
Tsaka added power delivery pa from the HS. Kasi yung ginawang icon, it's so promising na parang sporty inspired talaga eh, di ba? So yun, hanap lang ako ng onting grunt pa. But then again, you have to set your expectations kasi crossover pa din naman doon sa sakay na to. Hindi to sports car eh, di ba? So, expect lang tayo. Kung gusto mong gisingin ngayon, nasa likod ng super sport ka. Ma, medyo maaano eh, di ba? Pag malilate ka na, mag-super sport ka. Oo, tama, senpai. Super sport. Pare, da cambio ah. Look at the cambio. Oh, wow, pare. I like that ah. Look at the cambio, pare. Oh, pare. May logo pa ng MG, di ba? Oh, and the leather ah. Nagulat ako doon. The cambio ah. Pare, the cambio. Oh, pero ganito, ganito, diba? Design detail yan, di ba? Siyempre, tayong tayo. MG. With everything said and driven, hahatulan na namin tong bagong MG HS. Oh, kasi this MG HS is priced at 1,308,888. Dikitan lang talaga with the Ford territory. Oo, 2,000 pesos lang ang difference, territory na. Pero let's just judge the MG HS. Huwag muna natin i-compare sa kanyang mga rivals. Hindi pa naman komparo eh, no, Dentay? Oo nga. Pero alam mo, pare, eh, ako personally, gusto ko itong MG HS. Yung interior, ah, yung exterior lang, medyo nasobrahan lang ng chrome trim sa akin. Senpai, oh. Pero ako naman, no, senpai, ang pinaka nagustuhan ko dito sa MG HS is yung kanyang value for money. Considering the price point niya, tapos pag kinompare mo dito sa mga siniksik na features dito sa loob ng MG HS, masasabi mo talaga na you get your money's worth, di ba? Then tama ka, senpai, I have to agree with you. Medyo na sobrahan lang ng onti sa chrome. But the MG HS, kapag tinignan mo sa labas, has this confident looking stance, di ba? Gaya ng sabi natin, medyo bulky yung dating niya, di ba? Tapos sa interior, tama ka dyan, senpai. Nandito lahat ng premium features na makikita mo sa sasakyan na ito. At dito mo makikita kung saan napunta yung binayad mo. Pero Tito Martin, yes, tingin mo ba eh, makakatulong ito sa sales ng MG eh? Yung nasa top 10 sila last year eh, tingin mo makakaangat sila this year? Alam mo, senpai, I think oo, most probably. Kasi kung yung ZS nga o yung ZS eh kinagat ng tao, ito pa kaya na isa ding value for money offering. Okay, so there you have it, guys. I'm your host, Stanley Chin, senpai ng Turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, yung Cambio Boy next door. Pinapaalala ko lang na mag-subscribe kayo sa YouTube channel ng PhilCoche kasi ang target natin is 400,000 subscribers before the end of the year. I-follow nyo ako sa aking mga social media accounts. May sarili akong YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. At makinig kayo sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify and Apple Podcasts. So paano ba yan? Magkita-kits tayo sa next video dito lang sa PhilCoche. Anip! Bye-bye! Yan! Jack! 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 Uy, huwag mo kahawakan dyan. Huwag mo kahawakan dyan, pare. Iba yan. Huwag ka maingay. Hindi yung cambio, pare. Hindi yan yung cambio. Ay! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? PhilCoche na!